Hello, what's up mga guys? Magandang umaga sa inyong lahat. So, maraming salamat pala sa nag-subscribe ng channel ko at sa mga nag-comment. At sa mga aking mga viewers dyan, maraming salamat. So, sa araw na ito ay meron akong ipapakita sa inyo at ipapaalam ko sa inyo. Meron tayong accounting tutorial, baka hindi nyo pa alam. Alam ko kadalasan sa atin marami ng motor, no? Mayroon na tayong halos sa atin may mga motor na. Pero mga guys, alam nyo ba kung anong klase ng cooling system ang motor nyo? So ang motor na to ay isang CT125. Ayan, CT125 Kawasaki. So it's ang type sa palamig dit, sa pagpalamig na kanyang engine ay masasabi natin na air cooling system. So ang air cooling system mga guys ay mayroong ganito na cooling fins. Tingnan nyo. Alam ko marami ang marami na ang may motor at marami na nakakita dito, pero alam ko na hindi nyo nito napapansin kung ano ang function dito sa cooling fins niya. Ang tawag dito ay cooling fins. Dahil ang motor natin na ating kuan ngayon, ating paksa ngayon ay isang air-cooled system. So ang air-cooled system na motor ay mayroong cooling fins. Ayan. Napapansin nyo? Alam nyo ba kung paano, bakit nilagyan dito ng ganito na mga may cooling fins siya? Dahil itong motor na to ay cooling, air cooling system. So ang air cooling system mga guys, ito ay ang nagpapalamig sa kanyang engine ay yung hangin lang na galing sa dito. Papasok dyan ang hangin. Kapag ang hangin ay papasok dyan, so halimbawa, tumatakbo na ang motor mo. Tapos mainit na yung makina. Yung hangin na nanggaling dito, papasok yan dito. Kapag pumasok yan dito ang hangin, ito ay makakatulong ang hangin na palamigin tong chambered block ng motor mo at sa kong cylinder head. So, sa tulong ng cooling fins. Dahil kapag ito ay tinamaan ng hangin, ito ay lumalamig tong kanyang cooling fins. Lumalamig yan. At bakit makita natin na halos umiikot sa likod yung kanyang layer? Ayan. Umiikot. Kasi mga guys, ang ginagawa dyan, tingnan nyo sa ilalim. Kahit nakaikot yan, may butas pa rin. Ayan, tingnan nyo. Makikita may butas pa rin sa ilalim. Ayan. So, dyan papasok ang hangin mula dito habang ikaw ay tumatakbo. Dyan papasok ang hangin, pumapasok dyan. Ayan, dito pumasok yung hangin. Kaya, ang engine mo ay matutulungan sa pagpapalamig. Dahil kapag wala tong cooling fins, ang mangyayari, yung engine mo, yung chamber block mo at saka yung cylinder head ay masyadong mainit. So, kaya may cooling fins dahil ang hangin na nanggaling dito, siya ay iikot dito. Ayan guys, sasama, iikot yan. Mula dito, papasok yan sa ilalim at saka, ayan, ang hangin ay papasok doon. Dahil sumasabay ang hangin sa, papasok ang hangin sa kanyang kanal. So, kanya may kanal dito. Kapag pumasok ang hangin dito, ay iikot yan papunta doon. Iikot ang hangin papunta doon. Kaya, kahit nandito ang kuwan niya, hindi matamaan ang hangin, na dito nga parts, dahil ikaw ay tumatakbo, galing dito ang hangin, mapapasok pa rin ang hangin dito hanggat mapalamig niya ang likodan ng part ng motor niyo, yung block. Mapapalamig pa rin niya. Dahil nandito galing ang hangin at sumasabay sa butas. Papasok yan doon. Kaya, lumalamig yung engine nyo. So, kapag wala ito,
ang mangyayari kung wala ito ay halimbawa sa mga gumagamit ng rigitor na motor. Wala to. Mapapansin nyo, wala tong mga ganito. Walang cooling pins ang may rigitor na motor. Bakit? Dahil ang nagpapalamig sa kanyang engine ay galing sa rigitor. Oh, so ito ay is, ang motor na to ay isang air cooling system. So kaya meron tong cooling pins. Dahil ang nagpapalamig dito mula pagtakbo mo ay hangin. Hangin mula dito papasok diyan at ang hangin ay sumusunod yan sa kung saang layer. Halimbawa, kung wala to, tapos ang motor mo ay ganito, walang rigitor. Kapag tumama ang hangin dito, ang hangin ay tumatalsik lang yan papunta dito. Lalabas lang siya. So, hindi siya papasok dyan. Hindi siya sasabay dyan. Kasi walang cooling pins. Walang cooling pins ang chamber block nyo at walang cooling pins yung cylinder head ng motor nyo. Kaya kapag tumama ang hangin dito, malaki ang posibilidad na totalsik ang hangin papunta dito. Ayan. Kapag totalsik ang hangin papunta dito, mayroon namang hangin na makapasok dito pero kaunti lang. So hindi niya mapapalamig yung cylinder head ng motor mo at sa itong chamber block ng motor nyo. Okay. So kaya mayroon itong cooling pins. Ito ay nakakapagtulong na ang motor nyo ay malamig ang yung block niya. Hindi masyadong mainit. Kapag wala yan, hanggat nakaapa ka dito, hanggat dito ay mapipil mo ang init ng engine mo. Kapag walang cooling pins, yung motor mo. Kapag ganito nga klase na motor. Kapag ganito nga klase na motor, air cooled tapos walang cooling pins hanggat dito guys mapipil mo ang init ng engine mo. So ganyan ang proseso dito. So marami ang nagtaka bakit ang layer niya ay papunta dyan, hindi papunta doon, pataas, hindi pataas yung layer niya. Ayan, tingnan nyo, ayan yung layer niya papunta dyan. So, bakit hindi papunta paitaas? So, kasi guys, ang hangin na tumatama dito ay sasabayan, papasok dyan, paikot sa likod. Kapag ang chamber block mo ay pataas yung cooling pins, ay walang silbi guys. Walang silbi ang cooling pins. Kasi ang hinahanap dito ay yung palamigin ang block mo. Halimbawa, naka-center lahat. So, kapag ang hangin ay tumatama dito, ay magtatalsik lang yan dito. Tatalsik yan ang hangin dito. Iiwas ang hangin papunta dito. Dahil naharangan siya. So, dapat naka ganyan ang cooling pins. Kasi kapag tumama ang hangin dito, ay iikot yan ang hangin papunta sa likod. So, ganyan ang proseso sa motor na air cooled system. So sa susunod mga guys ay tatalakayin na naman natin yung mga motor na gumagamit ng rigitor. Yon ay liquid cooled system ang tawag doon. So abangan nyo sa susunod ko nga video dahil tatalakayin na naman natin kung ano ang pangsyon doon at ano ang mga kanyang mga pagpuproseso ng motor na yun. So maraming salamat sa nanonood. Sana ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman at sana ay na-aware kayo sa mga kuan ko, sa mga tuturo ko sa inyo kung ano ang kahalagahan dito. So sige guys, so shout out pala kay Boytawa, kay Tuan, Rara Redocto, at saka kay Herbert Rabina. So, kay Kulips. So, shout out pala sa inyo. Sana ay
nasa mabuting kalagayan kayo. At sana guys, ay hanggang dito lang siguro muna. So sana ay nakapagbigay ko ng kaunting kaalaman. Tandaan nyo guys, lamang ang may alam.